God. Sipin yung mulan umaraw, no? Limliman. Tingkel, gusto mo bang maging ibon? Sana ibong ka na lang. Happy weekend? Bali, may tatlo pang episodes ng STOOPiDYANTENG ME ngayon, tapos susunod na episode, tapos susunod na episode. Tapos meron kami pre-board sa machine design sa tatlong subject na hindi ko alam kung anong gagawin ko sa video na yun. Kaya kung magagusto kong tanong sa inyo kung ano ba yung gusto nyo malaman pagdating din sa pre-board o sa board exam na tatlo na yun. Basta kung ano man yun. Gusto nyo mga bigyan ko ng detalye o kaya gusto nyo malaman kung gano'ng kahirap o yung tatlong o yung dalawang yun, rason na yun. Kung, o gusto nyo may umbidyon ko pa yun, huwag na. Depende sa inyo kaya. Comment sa baba. Tapos kung jeep pa rin kayo dun sa alok ko na aral board exam, tapos kung may isa dyan na may mayaman ng bahay, tapos yun maganda bahay, tapos yun, G, alagaan ako yun. Okay, tanong at sagot. Bago tayo magsimula ng tanong at sagot, may papakita muna ako sa inyo. Kita nyo ba yung mga videos na yan? Bali sa ngayong June 21, nandito pa lang kayo sa... Napapanood nyo pa lang yung refrigeration na ito. Tapos meron pa kayong papanoorin na yan, sa anim pata na video. Ang natutuwa lang ako ngayon ay tatlong tanong na pwede kong masagot dahil pare-parehas lang naman sila, kumbaga. Unang tanong, galing kay Mark Jodel Adea. Ano po ang pinakamahirap na subject? Tapos, kadugtong nga rin to, tanong ni Boss Jed Fustino. Ano mas mahirap, machine design ng mga power plant subjects? Tapos ito naman, tanong ni Boss MC, paano mag-aaral lang ngayon matututunan ka talaga? Ito, sasagutin ko na lang sila ng isang pagsakan, total parang correlated naman sila sa isa't isa. Pagka tinanong niya ako doon sa tatlong subject para sa board exam, math, pipe, tsaka machine design siya practice. Pinakamahirap talaga sa kanila ay machine design siya practice. Nagbubungkal sa lahat. Bakit? Kasi ang power plant, maintindihan nyo yan. Kumbaga, parang mathematics din. Maintindihan nyo rin yun. Pag kasi sa mathematics, kunwari tinanong yung unity, geometry, integral calculus, calculus, kahit anuman, di ba may naisip na agad kayo na formula? Analytic geometry, algebra, trigonometry, di ba may pumapasok na agad sa isip nyo? Ngayon, pag tinanong yung sprockets, anong pumapasok sa isip nyo? Ano yung sprockets? Ano ba yun? Yan ba yung topics na chains and sprockets? Mapapaisip ka pa ng hardcore. Ngayon kapag ka naman tinanong kayo ng power plant, kunwari ito, power plant, tinanong kayo ng pipe, tinanong kayo ng Rankine cycle, mapapaisip kayo na, wow, yun pala yung gilid ni Batman. O diba, may naisip kayo. Kapag ka tinanong kayo ng Carnot cycle, wow, yun pala yung boomerang ni Batman. Tapos kapag ka tinanong kayo ng compressor, mapapaisip kayo, wow, yun pala yung hagdan ni Batman. Diba, lahat sila related kay Batman. Kapag may naiisip ka eh. Ako kasi ganun. May nalalabas sa output yung utak ko pag tinanong ako sa mga subject ngayon. Ngayon, pag tinanong ako ng machine design, lalo na yung flywheel, ayoko lang murahin. Hindi ko maintindihan yung nangyayari. Hindi ka na mabagsak yung cellphone nyo. Yun yung pinakamahirap sa machine design. Kalat-kalat kasi yung subject nila. Bawat subject, may formula, bawat lessons, may topics. Yun, guess nyo. Guess nyo ba yung pinupunto ko? Ngayon, pagdating sa power plant, umiikot lang kayo sa iisang values. O sa hindi lang isang values, pero parang ganun yung concept. Kasi QA, QR, work net, tsaka efficiency. Kumbaga yun lang yung pipe. Doon lang iikot yun. Tsaka power cycles. Kapag alam mo na yung 10 power cycles, bam! Gets mo na lahat. Hindi mo na kailangan problemahin. Ngayon, kapag yung machine design kit, alam mo lahat yun, magkakandaleche-leche ka sa mga formula. Oo, power, oo, stress, o mga ganun lang pinapahanap. Pero iba pa rin eh. Ibang-iba pa rin. Lalo na kapag kakunari, yung walls factor. Ano man yun. Diba? Dami. Dami formula kasing kailangan kabisaduhin. Kaya sa machine design, puro practice yung kailangan mong gawin para sa ulo mo at sa puso mo na yung mga formulas. Sa power cycles naman, kahit isang bagsakan lang o kaya isang reviewan lang. Kasi napagdaanan mo naman sila ng by topic nung college. Goods na. Ganon din sa math, kaya hindi sila masyadong malaking problema para sa akin. Okay, yun na muna yung tanong sagot. Sabi ng nanay ko, pakita ko daw yung mga halaman niya. Ayan na, pinakita ko na. Totoo ka na ba? Ganda ng background ko. Last twinkle. Bibenta siguro drugs. Okay, machine design part 5, limang videos, magsisimula na manood ng videos. Okay, tapos na yung discussion ng prime. Bali, apat na topics yata to. Power screws, belts and pulleys, chain and sprocket, tsaka bolts and screws. Hindi ko alam kung bolts and screws na ba yung power screws, pero screws pa rin, kaya sige, apat na. Sa totoo lang talaga, aminin ko sa inyo, natatakot ako magsalta pagdating sa machine design kasi hindi ko naman talaga siya ganun kagamay. Kumbaga, ayoko magbato ng misinformation sa labas kasi syempre, may mga nanonood din naman sa akin, tapos kahit pa paano may nagtitiwala, tapos... Nakakatakot lang talaga magkamali na masabi. Kaya,
Pero base naman sa tinalakay dito ng prime ay lahat to ay bagong formulas na naman. Actually, hindi naman sila bagong formulas, pero alam niyo yun. Dinerive lang para makagawa ng bagong formulas. Pero sa belts, ang daming kailangan kabisiduin. Pero parehas lang naman yung chains tsaka yung belts. Pinagkaiba lang nila ay binibilang mo sa chains yung pitch. Ito, naalala ko to kasi medyo nagustuhan ko itong subject na ito nung inaral ko siya nung kuleyo. Pinagkaiba lang nila pag hinanap mo yung length sa belt, yung length mismo in inches. Sa chains naman yung pitches. Yun lang yung pinakahalatang difference dun sa dalawang yun. Tapos mostly, hindi ko na ma-explain, pero kinukuha lang kadalasan power, torque. Okay, machine design part 5. Sisimula na magsugot ng 1 to 100. Ito natin yung sinasabi nila na machine design na yung papatay sa'yo. At tama nga. Yung pinakamagandang summarization ng apat na lessons na to ay itong combo namin ni Kyle na tinatanong ko sa kanya na napakahirap naman itong bells and pulleys na wala na akong naiintindihan. Tapos yung mga reply na nakakatawa. Tama naman siya, sabog ulo na talaga. Kala ko ako lang din nakakaintindi. Ang masasabi ko lang kasi, naka 53 ako na nasagutan. Sabi na natin 20% nun, bagong formula, bagong derived na formula. Bali, hindi ko alam kung paano solve. Kung bagay tinuro sa akin ng prime kanina sa limang videos, nandun pero dinerive, tapos hindi ko na rin alam kung anong ginagamit. Kung baga, ang daming problem dito na hindi ko na alam kung anong nangyayari, kung bakit naging ganito yung formula na ginamit. Tulad na lang ng tanong na to na hindi ko na alam kung saan nakuha yung 1.15U. Hindi ko alam kung constant na lang ba talaga yan o kasama sa formula. Kung bagay alam ko lang sagutan dito yung length ng belt, kung paano kunin yun. Tapos yung literal na plug and play lang, salpak-salpak lang sa formula yung values. Tapos yung iba Machine Design Part 5. Bago lahat ito muna mga lessons na tinalakay sa amin ng prime ngayong araw, apat lang yan. Apat na lessons na napakahirap. Nasabi ko sa limang pag-aaral ko dito sa machine design, ito na yung pinakamahirap. At ako nga pala, machine design to, panoorin nyo muna yung part 1 to 4 bago nyo panoorin to kasi machine design din naman. Pare-pareho lang naman yung masasabi ko dito, kumbaga mag-iiba lang, depende sa mga lessons sa topics. Okay? Ang background topics na kailangan mo dito ay mechanics tsaka physics. Yan lang naman din talaga umiikot na rito. Tsaka syempre strength of materials dahil sa stress. So syempre nasabi ko na rin yung tatlong proseso. Analyzation, formulas, tsaka conversion. Okay na siguro to. Pagdating sa kahirapan, 80%, ito na magsisimula na ako mag-rant kasi grabe talaga. Ito naman tayo sa madali na wala naman sa masyado masasabi dahil literal lang na salpak lang sila kapag alam mo yung formula. Sa chains and sprockets, wala akong reklamo doon kasi kapag alam mo yung formula, isasalpak mo lang, goods ka na. Sa bolts and screws, kapag alam mo na yung formula, salpak mo lang yung values, makukuha mo na agad yung sagot, wala ka na kailangan problemahin. Tsaka syempre, that alam mo nga yung concepts kapag sinabing single thread, ibig sabihin yung lead niya ay equal sa pitch. Yung tipong ganun, tapos kapag double thread ay 2 pitch yung lead niya equal na yun. At ito na, simula muna tayo sa medyo isa lang yung reklamo ko. Sa power screws, tinuro dito sa amin kung paano kunin yung torque sa screw tsaka torque sa collar. Pero hindi tinuro yung efficiency kaya nagulat ako, sabi ko bakit ganun, ba't may hiningi efficiency, hindi ko alam paano to, mag-aasa ng hustisya. Ngayon kung tinatanong nyo ako ng efficiency, ito lang naman yun, tanong tayo na hindi ko rin alam kasi ayoko magsalita ng mali. Basta may tanong dyan, kunin mo to. Tapos i-add mo yung angle na yun sa angle ng friction factor. Tapos blah 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 blah. Basta ito yung formula na efficiency na nakita ko lang sa pagsasagot ng problem. Kinabahan kasi ako, hindi ko alam na may efficiency pala. Pero gets ko naman yung efficiency na power output over power input ka. Kasi hindi ko nga lang alam na may formula pala para doon. Yan lang naman hinahin ko sa power screws. Pagdating naman sa belts and pulleys na yung nare-reklamo ko kanina pa, kay Kyle din nare-reklamo na kasi wala talaga ako naintindihan. Meron ako ditong reklamo. Yung width, sobrang haba. Tapos nakakalito yung big and small. Tapos dapat laging round up. Ay, explain ko. Sa width, ito ang formula ng power. Technically, power is equal to force net times velocity. Tapos syempre, ang force one mo, dahil hindi naman nila ginagawa kung simple yung machine design, makukuha mo yan kapag minultiply mo yung stress sa width tsaka sa thickness. Tapos minus mo siya sa FC na density times velocity squared. Tapos may velocity pa di. Alam mo yung sinusunod ko lang yung formula kaya huwag nyo nakatanong yung ba't may ganyan. Tapos ang correction factor na may sarili rin siyang formula pero hindi ko na siya explain. Basta nakikita nyo naman, pagkuha ng simpleng width, napakahaba. Kaya, mahaba. Nakakalito yung big and small. Ito yung tinutukoy ko dito yung diameter kasi syempre pulley, may maliit na ikot tapos may malaking ikot. Kung bagay driver pulley tapos driven pulley yata yung tawag doon. Tapos syempre hindi naman specified yun kaya kailangan mo lang alamin o kaya base mo lang yung masagot. Yun lang ginagawa ko. Kung ano yung mas malapit dun sa sagot na nakita ko dun sa choices.
Pero alamin ko to, syempre ayoko nang ganun-ganun lang ako. At yung huli ay laging round up. Bakit ko ito nasabi? Kasi may nakuha akong sagot na ganito. 210.12. Syempre A, 210. B, 211. Syempre, sa paningin ko, hindi ko na ito ira-round up. Kasi 210.12 naman siya, diba? Bali ang sagot ko, A, 210. Gulat akong sagot, B, 211. Kaya, laging round up. Take it. Hey, yo, what the fuck is up, you buttercup?